Hello dear, Merry Christmas! Ay, charot lang, tapos na pala yun. Ganito yung itsura ng aming bahay kapag beer months. Itutur ko kayo ngayon sa aming munting dormitory. Pinaalam ko na to sa landlady ko matagal na pero ngayon ko lang nagawa. Digital yung lock ng bahay namin kaya hindi na kailangan ng susi. Pagpasok mo, ayan yung entrance. Sa dalawang gilid, meron yung mga lagayan ng outside shoes at saka mga inside na slippers. Ito naman yung hallway papuntang kusina. Tignan muna natin itong isang bakanting kwarto nakatabi ng kusina. Ganyan yung itsura ng mga kwarto namin dito. Tapos, ito naman yung aming kusina. Malawak yung kusina namin dito kasi marami kami gumagamit. Siguro nasa mahigit 40 kami nakatao na nakatira dito. Meron na dito mga provided na rice cooker, refrigerator at mga gamit sa pagluluto. Dito naman namin sinusulat yung mga pangalan na magtatapon ng basura araw-araw. Labas na ako ng kitchen. Malawak yung hallway dito sa labas. Meron kasing limang kwarto dito sa first floor. Dito sa dormitory namin, hindi pare-parehas ang nag-o-occupy sa kada room. Meron kasing mga kwarto na pang-apatan lang at meron namang pang-animan. Ito yung magandang toilet sa first floor. Bawat cubicle ng toilet, may nakalagay na pangalan ng room para doon na sila magsi-CR. Tara, akit na tayo sa second floor. Dito naman nakatira kami mga Pinay. Sa baba kasi puro mga Vietnamese ang nakatira doon. Pero meron din dito mga Vietnamese sa second floor. Malawak din yung mga hallway dito. Ito naman yung aming lavatory. Dito kami nagsisipilyo at naghihilamos. Dito din pala kami nagdi-DIY ng riband. Ang mahal kasi ng riband dito kaya DIY na lang. Tara, pasok tayo dito sa aming shower area. Kada shower room, meron din ulit pangalan ng kada kwarto para doon lang din maliligo. Meron din ditong provided na mga lagayan ng labahin. Tapos, ito naman yung aming laundry area. At the same time, dito rin kami nagsasampay kapag winter. Yung bawat washing machine, may mga pangalan din yan. Tapos, ito naman yung aming sampayan sa labas. Meron din doon sa kabila. Nagsasampay kami dyan kapag summer. Dito naman nakalagay yung designated area na lilinisan mo kapag rest day mo. Dito sa second floor, katulad sa first floor, ay meron ding limang kwarto. Napakalawak din ang hallway. Dear, alam mo ba, pangatlong bahay ko na to dito sa Japan. Pangatlong trabaho ko na rin kasi itong asahe. At sa lahat ng naterhan ko, ito yung pinakamaganda at pinaka-high-tech na bahay. Meron pala kaming munting terrace dito sa tabi ng aming kwarto. And ito yung makikita mo sa labas. Napakatahimik. Wala ka man lang makikita kahit isang marites. Ito naman yung aming toilet area dito sa second floor. Napakalinis ng mga CR dito sa Japan. Tapos, napaka-high-tech din ang aming CR. Pagpasok mo, kusa siyang magbubukas. Para sa'yo, nakahain na ang malinis na upuan. Sensored ang bawat cubicle ng mga CR namin dito. Kaya naman, pagkapasok mo, kusa na siyang magbubukas and pagkatapos mong gamitin, kusa din siyang magpa-flush. Pag alis mo, after ilang minuto, kusa din siyang magsasarado. O diba, pang masipag? Dito pala sa Japan, pina-flush talaga yung mga toilet paper. Tara, pasok na tayo dito sa kwarto namin. Ito yung aming room. Anim kami na nakatira dito. Puro kami Pinay. Sobra kong na-appreciate itong aming kwarto. Kahit marami kaming nakatira dito. Lalong-lalo na itong higaan ko. Napaka-komportable. Ito yung sumasalo sa lahat ng pagod ko sa buong maghapon at buong magdamag na pagtatrabaho. Pati nga itong mga munting drawer, bigayan ng company, provided nila yan bago kami dumating dito. Tapos meron pa naman ditong lagayan ng mga damit. Dito ko naman nakalagay yung mga coat, yung mga jacket na malalaki at makakapal. Bukod pala dun sa laundry basket na nasa shower area, meron din akong laundry basket dito sa ilalim. Ito palang dormitory namin, pinagawa talaga to ng asahe para sa mga trainee na nagtatrabaho sa kanila. Tara, labas tayo. Dito naman namin nilalagay yung mga basura kapag nagtatapon kami. Dito din kinukolekta yun ng garbage collector. And ito yung paligid ng aming dorm. Punta tayo sa may bandang likod. Dito kami dumadaan papuntang train station. Alam mo ba kung magkano yung monthly rent namin dito? 24,300 yen or nasa 10,084 sa peso. Ang mahal no, pero ganun talaga dito sa Japan. Worth it naman. Siya hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. God bless!